Hey, hello guys! Nandito pa tayo ngayon sa ating small store. At kung paano po tatalakayin po natin dito, kung paano po tayo kumita at kung paano po tayo kumuha ng tubo sa ating mga paninda. Halina po at atin pong computing. Magandang tanghali po ulit sa ating lahat, sa lahat nating mga viewers dyan. Ngayon po ay ipapakita po natin kung paano po tayo magpatong sa ating mga groceries o sa ating mga paninda. Kung paano po ang ginagawa ni Mr. DJ para sa kanyang pagpapatong sa kanyang mga paninda. Halimbawa po ay yung katulad po nito ng ating paninda na ito na Gritis 25 grams. Yung Gritis 25 grams po ay, halimbawa po nito ng Gritis 25 grams ay 240. Okay, ganito po ha. Tuturo ko po sa inyo. 240 po yung 25 grams na Gritis. Yung isang dosena. At ita-times po natin ito times 15%. Okay. Ako po kasi ay nagtutubo lang ng 15% para po alam ko po kung ilan magkano kagad yung aking tubo sa loob ng isang maghapon. Sa pamamagitan lang po ng aking binta. Halimbawa po, nagkaroon po ako ng income na 100 pesos. Ibig sabihin po, may tubo akong 15 pesos. Kaya ako po ay bumabasi sa percentage. Kaya ang aking mga paninda po ay by percentage po yung aking tubo. Halimbawa po, ito po yung ating Gritis 25 grams. Ang Gritis 25 grams po ay 240. Itatimes ko po sa percentage na 15 equals 36. 240 times 15% equals 36. Plus, ipa-plus ulit natin ito sa 240 sa kanyang puhunan. Ang tubo na 36 plus 240 equals 276. Okay. Ang kabuuan po pag naibinta po natin yung ating Gritis 25 grams, 240 plus 36 equals 276. I-divide po natin ito sa divide 12 kasi 12 po piraso yung 240. Kaya kalalabasan po ng ating Gritis 25 grams ay 23 pesos. Kaya po yung ating Gritis 25 grams po ay ang binta po natin ay 23 pesos. Okay. Ibig sabihin po, kapag makabinta po ako ng tatlong pirasong gritis o limang pirasong gritis, okay, 23 times 5 equals 115. Okay. Okay, 115 po yung 23 times 5. 23 times 5 equals 115 times 15% equals, may tubo po ako sa Gritis na 17.25. Ibig sabihin po sa, kung kapag nakapagbinta po ako ng 5 Gritis sa loob ng isang maghapon, may income kagad po ako na 17.25. At halimbawa po, yung asukal ay, bili po natin ang asukal ay 50 times 15 times 15% equals 7.5 plus 50 equals 57. Okay. 50, kung makapagbinta po ako ng 5 asukal, 57.5 times 5 equals 287.5 times 15% equals 43.25.
Ibig sabihin, sa dalawang items pa lang po ay meron na po akong, kung itototal po natin, halimbawa po, ang nabinta ko po ay ito lang po yung dalawang items sa buong maghapon. Di, ibig sabihin po, ang dapat ang magiging pira natin ay 115 plus 287 equals 402. Okay, kung may nakita po tayo na 402 sa ating drawer, sa lalagyan po natin ating pira, kahit hindi na po natin bibilangin kung anong-anong yung kung ano-ano yung ating mga nabinta, katulad po ng asukal at gratis, malalaman na po kagad natin kung magkano yung ating tutubuin sa ating mga sa ating binta na 402. Ita times lang po natin times 15% equals, ibig sabihin po may mayroon po tayo sa 115 plus 287 equals 402. Okay. Ito po halimbawa po ang nakita po natin sa ating drawer ay, kung halimbawa kagabi po ay kinuha po natin ating pira at sa ngayong maghapon, nagkaroon po tayo ng income na 402. Ita times po natin times 15% equals, may 60 pesos po tayong tubo. Ibig sabihin, may income po tayo na 60 pesos. Kaysa 60 pesos po na yan na tubo, ibabawas po natin dyan yung pamasahe natin. Ibig sabihin, pamasahe natin, ako kasi sa pamasahe ko ay nagbabawas po ako ng, kaya po naging 15%, dapat po ay 14% lang. Nagdagdag po ako ng 1% para sa ating pamasahe, kaya naging 15%. Okay, kung halimbawa ang 60 times 1% ay percent equals 60 pesos. Ang 1% po ng 60 ay 60 times 1%, 6 pesos. Ulit lang, mali yata. 600 times 1%, 66. 60 times 1% equals 6. May piso po sa isang sa tubo niya po ay may 6 pesos. May 6 pesos po na mababawas. Ibig sabihin po, yung tubo ko po na 60 minus 6 equals 54. Ito lang po yung aking linis, 54 na pira na income. Pero po sa 54 na yan, para mas pala tayong pagpalain ng ating Panginoon at mas lalo pong lumago ang ating paninda, dahil po ay sa 54 na yan, di ba sabi nga sa Bible na yung ibalik natin sa Panginoon ang 10%. Kaya sa 54 times 10% equals 5.4. Okay. 5.4. Ibig sabihin po, ang ating pinaka 54 point, ang ating pinaka tubo po ay mababawasan po ng 5.4. Kapag tayo po ay nagkaroon ng income na halimbawa po 100, dapat po ay ibigay po natin sa ating Panginoon yung 10%. Ibigay po natin sa simbahan ang 10%. Huwag po natin dapat itong babawasan, dahil sabi nga ng Panginoon, subukin niyo ako at ibubuhos ko sa inyo ang pagpapala. Kaya ako po, tuwing may tubo po kami, binibigay po namin ang 10% sa
sa simbahan. Kaya kung may kita po kami na 500 sa income po, yung sa tubo po, kung may kita po kami na 500, ibig sabihin po pag 500 times 10% equals may 50 po kaming ibibigay sa Panginoon. Mababawasan po ang aming income ng 50. Dahil ito po, para po ito sa Panginoon. At ito po yung 450 po, ito na po yung aming ididadagdag sa aming tindahan. Ganyan po kami pumatong 15%. Kaya kung sino man po sa mga viewers natin dyan, sana ay naturoan po namin kayo sa ating kung paano po kukuha ng percentage para sa ating mga paninda. Ganun lang po, 15%. Malaki na po ang inyong tutubuin dyan. Maraming salamat po sa inyong panunood sa ating pagtuturo para sa ating kung paano po natin makuha yung ating tubo sa buong maghapon. Madali lang po. Maraming salamat.